responsible owners of guns o pro-gun. Naitatag ito noong 1987 bilang non-political citizens group para sa Republika ng Pilipinas. Ito ay binuo upang gawing mas madali para sa mga mamamayan ang pag-aari at pagdadala ng baril. Ayon sa Acting Secretary General ng Pro-Gun Philippines na si Attorney Tiki Tabuhara, sa pamamagitan ng mas murang paglilisensya, ang pangkalahatang publiko ay maaaring makapagparehistro ng legal na mga baril kaysa mapilitang gumamit ng mga hindi rehistradong baril o tinatawag na loose firearms. Naniniwala din ito na ang pagtatanggol sa sarili ay isang natural na karapatan. Ito ay nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa pamahalaan upang mabawasan ang paglaganap ng illegal firearms sa ating bansa. Layunin din ng Pro-Gun Philippines na malabanan ang iba't ibang klase ng karahasan. Nagsasagawa ito ng ilang seminars para ituro ang gun safety sa publiko upang maibahagi ang kaligtasan at responsabling paggamit nito. Patuloy ito sa pakikiisa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapigilan ang krimen. Alamin ang iba pang serbisyo ng Pro-Gun Philippines sa kwentuhan kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang organisasyong ito. And we are back, mga kaibigan. Please help me in welcoming today our guest, si Attorney Tiki Tabuhara, ang Acting Secretary General ng Pro-Gun Philippines. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Alam niyo, maraming mga kababayan natin, yours included, no, noong siguro 2 decades ago, meron akong phobia sa baril. At ito ay dahil sa mga kwento at saka doon sa mga napapabalita natin. Now, there's another side. At ito yung side na alam ko na rin ngayon. Okay, let's talk about Pro-Gun first. Peaceful, responsible owners of gun. Okay, meron po ba itong counterpart sa states? Wala po. It's a purely Philippine organization. Okay. Pro-Gun is a Philippine-based organization. Mm-hmm. Yung tinatawag na Amerika, yung NRA, mm-hmm. Iba po yun. Hindi namin kaalyado yun. Yung National Rifle Association. Opo, we support the same principles. Right, okay. Medyo may pagkakapareho actually yung isinusulong ninyo. Ang pangunahing isinusulong dito ay ang the right to protect oneself. Could you elaborate on that, sir? Well, among others, no, kasi peaceful responsible owners of guns or pro guns stands for yung peaceful and yung knowledge ng pagmamay-ari ng baril, no. So, karagdagang kaalaman sa pagmamay-ari ng baril could prevent tragedies, no, yung responsibility ng paghawak ng baril. Mm-hmm. Ngayon, ang pag self-defense is just one aspect, right, doon sa pro gun doctrine namin, which views the right of self-defense as a personal and human right, mm-hmm, ng lahat ng tao, mm-hmm, na masupil ang krimen, mm-hmm, lalo na yung violence sa sarili, compelled by criminals. Mm-hmm. And it's not a standalone principle. In order to practice that, meron iba pa mga prinsipyo na dapat i-practice. Apo, ang trust namin sa pro-gun is really education. Mm-hmm. So, to be a responsible gun owner, kailangan meron kang karagdagang kaalaman sa paghawak ng baril. Right. So, we teach. Mm-hmm. No? Nagtuturo kami, we hold seminars. Very active kami sa online, mm-hmm, sa Facebook, sa website namin, sa progun.ph. Nung sa ganun, may mga articles, no, about how to responsibly own and use firearms na hindi yung sa irresponsibleng paraan. Right, okay. Pag nababalita kasi natin, ano, kapag kami sangkot na armas, baril in particular, violent siya. Usually, pero kung tatanggalin natin yung isang facet, which is the use of guns in crime, ang isa sa pinakamalaking pumapatay kapag baril ang pag-uusapan ay aksidente. At ang aksidente ay nanggagaling dahil sa lack of enough know-how in handling a gun. At pag sinabi natin handling a gun, hindi lang ikaw na ikaw may-ari, kundi may gun ka, yung buong sambahayan mo ay kinakailangan protektado din dun sa dangers ng gun. You agree, sir? Nakakalungkot ng pakinggan yun, no, na may mga aksidenteng ganun. Yes. Although, we have to admit that among the licensed and responsible gun owners, napakaliit po nung number na yun. Mm-hmm. Ang usual na nangyayari dyan po kasi yung mga children, no, mm-hmm, sa bahay na maliliit na bata na hahawakan, mm-hmm, yung baril, dapat dyan separate yung baril dun sa maliliit na bata, hindi dapat sila pwede pahawakan. Mm-hmm. Or alternatively, pwede ko silang turuan, no, mm-hmm, na kung ito yung baril, what is a gun, kung ano yung baril, nakakasakit siya, nakakamatay, right, kung sa maling paraan gagamitin. And then lastly, gusto namin i-stress, no, sa pro-gun na yung safe storage ng firearms, yes, sa bahay, yes, na
dapat lagi naka-lock and key yan hanggat maaari or nasa loob na isang cabinet na hindi makuha ng ibang tao o hindi makita ng mga guest. Sa ibang bansa nga, meron silang mga gun safe na tinatawag, no? Primarily to protect the kids. Secondly, to protect yung mga masamang balakin sa'yo. Pangtatlo, yung